Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ngayon ay isang panibagong aralin na naman tayong tututunan sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Kahanda na ba kayong makinig? Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang pagpapakita ng pagkamagiliwin at pagpapalakaibigan. Sa araling ito, inaasahang ikaw ay makapagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa mga kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, anakuhin o bisita, bagong makilala o taga-ibang lugar. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Magiliw din ba kayo sa lahat, lalo na sa kapwa niyo bata? Palakaibigan ka ba? Ngayon ay meron akong kwentong babasahin at nais kong unawain ninyong mabuti ang kwentong ito. Handa na ba kayo makinig? Kung gayon, maupo na maayos at makinig na mabuti. Ang pamagat ng ating kwento ay ang bago naming kapitbahay. Biyernes ng hapon, habang masayang naglalaro si Ricardo, Bugoy, Denise, Elsa at Melissa sa harap ng kanilang bahay, ay may dumating na malaking truck. Namangha sila sapagkat nang buksan ng truck ay may mga lamang kagamitan at kasangkapan sa bahay. Maya-maya, bumaba ang isang mag-anak. Akay ang isang batang babae na halos kasing edad nila. May bit-bit itong laruan, ngunit tila malungkot. Sila ang mag-anak na Reyes. Sila ang bagong lipat sa lugar ni Ricardo. Lumipat sila ng tirahan mula Batangas dahil naapektuhan ang kanilang kabuhayan mula nang sumabog ang Bulkang Taal. Kinabukasan, naglaro muli ang magkakaibigan. Masayang masaya sila at nagtatawanan. Napansin ni Elsa na may nagtatago at sumisilip sa likuran ng bakod. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na puntahan nila para makipagkilala at makipagkaibigan. Niyaya nila itong makipaglaro. Dahil sa pagiging magiliw sa panauhin at pagiging palakaibigan ng magkakaibigan, ay madali nilang nakapalagayan ng loob si Faye. Simula noon, ang batang si Faye ay naging isang batang masayahin. Bata, naintindihan niyo ba ang ating kwento? Kung gayon, ay ating sagutin ang mga katanungan sa ibaba batay sa kwentong nabasa. Isulat ang letra ng tamang sagot sa show me board. Number 1. Sino ang batang nakilala at naging kaibigan ni na Elsa at ng kanyang mga kaibigan? A. Cargo, B. Denise, C. Faye, o D. Bugoy. Kung ang sagot nyo ay letter C, Number 2. Ano ang dahilan kung bakit malungkot si Faye? A. Ito ay dahil siya ay may sakit? B. Ito ay dahil ayaw niya ang lugar? C. Ito ay dahil wala siyang kaibigan? O letter D. Ito ay dahil malayo ang kanyang paaralan? Kung ang sagot nyo ay letter C, tama ang inyong sagot. Ito ay dahil wala siyang kaibigan. Number 3.
Ano ang ugaling ipinakita ni Nacardo kay Faye nang siya ay kanilang nilapitan? A. Pagiging masunurin. B. Pagiging mapagbigay. C. Pagiging masipag. O letter D. Pagiging palakaibigan. Kung ang sagot nyo ay letter D, tama ang inyong sagot. Letter D, pagiging palakaibigan. Number 4. Tama ba na makipagkaibigan sa mga batang bagong lipat? A. Opo, para hindi sila malungkot. B. Siguro po, para mabawasan ang kaaway. Hindi ko sila kilala. Letter D. Hindi ko po alam. Ang tamang sagot ay letter A. Opo, para hindi sila malungkot. Kung ang inyong sagot ay letter A, tama ang inyong kasagutan. Ang panghuli, number 5. Tutularan mo ba ang ginawang pakikipagkaibigan ni na Elsa kay Faye? A. Opo, upang magkaroon ng bagong kaibigan. B. Opo, upang makahiram ng mga laruan. C. Hindi po, dahil may cellphone ako. O letter D. Hindi po, dahil ayaw po ng kaibigang malungkutin. Kung ang sagot nyo ay letter A, tama ang inyong A. Opo, upang magkaroon ng bagong kaibigan. Tandaan na ang pagiging magiliw o magiliwin ay maraming mukha o kahulugan. Ito ay maaaring tumutukoy sa pagiging mabait sa kapwa, mapagbigay sa lahat, kaaya-aya ang pag-uugali, palakaibigan, at maayos makitungo. Ngayon naman ay kumuha ng lapis at papel. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng pagkamagiliwin at pagiging palakaibigan, at mali naman kung ito'y hindi. Number 1. Palugod kong binati ang bisita ng aking ina at agad pinatuloy sa aming tahanan. Ang tamang sagot ay tama. Number 2. Magalang kong itinuro sa mamang nagtatanong kung saan matatagpuan ang simbahan. Tama rin ang sagot. Number 3. Lagi kong binabati ang aking mga kapitbahay tuwing umaga. Ang sagot ay tama. Number 4. Madalas kong bisitahin ang aking mga kamag-anak tuwing may pagkakataon upang sila ay kumustahin. Ang tamang sagot ay tama. At ang huli, hindi ko pinapansin ang bagong lipat naming kapitbahay. Sagot ay mali. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!